Muli ang biyaya na ating masalangit ay sumainyo sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Sa muli ating pag-aaral ng salita ng Diyos, anyan ko po kayo na buksan ng Genesis chapter 21 sa talatang 16. It's about Hagar living in the family of Abram and Sarah. And she went and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot. For she said, "Let me not see the death of the child." And she sat over against him and lift up her voice and wept. Verse 17, "And God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven and said unto her, What aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is." Itong malungkot na kasaysayan itong si Hagar ay madadaanan natin, and may we learn from what she had passed through, should we say, yung kanyang mistake, yung kanyang pagkakamali, yung kanyang maling akala, kaya siya napariwara. At ang maganda nito, mga kapatid, merong Diyos na that who would give us another chance. Let's try to go back few months or years before this incident took place. Itong mahirap at nakalulungkot na kalagayan, si Hagar, naanakan, pilalayas sa kanyang tinitiran, naanakan siya, binunti siya ng kanyang amo, bigyan ng konting pabaon, pinalayas, at bahala kang sa buhay, mamatay kayo, wala akong ipakailang. Andun ang sitwasyon niya. Before this incident, Hagar probably was a teenager, a typical young lady who desired magkaroon ng trabaho, marahil hindi nakapag-aral, pero nagnais magkaroon ng trabaho, and she tried to apply for so many times, pero nabigo siya, went place to place, and employment after employment, hindi siya nasiyahan, and finally, she found this couple, Abraham and Sarah. Kinuha siyang katulong sa bahay. At nalaman niya na itong dalawang ito ay maka-Diyos. Naniniwala sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos. She saw them praying before eating. She saw them reading the Bible. She saw them probably going to the temple. So, in short, para kay Hagar, maganda ang kanyang kinalagyang mag-asawa at maganda ang kanyang kainatnan. She had time perhaps umuwi sa kanyang tahanan at wika sigurin sa kanyang mga magulang, "Naku, nanang, tatang, ako'y natutuwa sapagkat ako'y napasok sa napakabait na mag-asawa, napaka maka-Diyos, napakagaling ng trato sa akin at maayos. Salamat sa Diyos at ako ay biniyayaan." Nga lang, ina, tila may problema silang mag-asawa, wala silang anak. Mayaman sila, pero wala silang anak. Sa pagtatrabaho niya doon sa mag-asawa yun ni Abraham at Sarah, Hagar learned that their God had promised them na bibigyan sila anak, and this son would someday become the father of all nations. Excited si Hagar. Nalalaman niya, nadidinig niya, nag-uusap ang mag-asawa. She doesn't know how o mangyayari yun, but she knew na meron silang Diyos na kinikilala. And that kung saan siya naroon, kasama sila, kung saan naroon yung mag-asawa, kasama siya. Very unusual na pangako para sa kanyang pakiramdam, but alam niyang may edad na, pero alam niya ito, nagtitiwala sa Diyos. However, later on, Hagar learned na wala pa rin silang anak. Mga kapatid, hindi po kailanman nangako ang Diyos na hindi yung tupad.
Pero the moment pakialaman natin, pangunahan natin, at isipin natin, kailangan tayo ng Diyos to fulfill His promise, doon nagkakaproblema. Si Abraham at si Sarah ay naging dahilan kaya siya napahamak. Iatas pa natin ng konti bago siya na nakita. Remember, there was a time na nagkaroon ng famine sa Israel and they decided to go to Egypt para lang magkaroon ng financial workout. Due to famine, iniwan lang kanilang lugar at sila nagtungo rin sa sanglibutan para magkaroon ng kabuhayan. Remember, kung may tagutom, kung may taghirap man sa ating buhay, kung meron mang pagdurusa, kung meron man tayong dinaraan ng anumang suliranin, anumang pagsubok, huwag natin iisipin na wala ang Diyos doon. I hope we would realize na kahit kailan hindi po nang iwan ang Diyos. Sinabi niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko mo meron tayong pinagdaraan ng siliraning, anumang pagsubok, pinabayaan na tayo ng Diyos. Sa Bible, kapag may trouble minsan, kapag mayroong konting conflict, sometimes it's a manifestation that God is there. Minsan may kaguluhan, minsan mayroong conflict. Sometimes I believe it's God is there fixing things. So huwag tayong matakot kung mayroong anumang conflict na tayong daanan. Hindi mo tayo may dahilan. Huwag tayong matakot anumang suliraning daanan natin. Magtiwala lang tayo. Anumang pagsubok, whether health, whatever na dinadaan natin, finances, na dinadaanan ng ating mga pamilya, na ating mahal sa buhay, na ating church, believe that God is in there, working for us, working through us, and to make us perhaps somebody. Huwag lang tayo mawala ng tiwala. So, kung sa tuwing meron tayong suliranin, kung sa tuwing meron tayong pagsubok na dinadaanan, tatakasan natin, iwas na kabi-kabila, I think isang karuwagan at hindi malulutas ang anumang suliraning meron tayo. Kung sa isang pagsubok na dapat nating hinarap, ipinagtataguyin sa Diyos, itatakbong kagad natin, tatakasan natin, at gagawin tayong paraan para hindi harapin, lalo kung malaking problema pa. So if you are running from trouble, you are in trouble. Hindi ko may gawa, hindi ko may dahilan, pero iba yung ikaw ang may kagagawan, ibang usapan. But sometimes you will pass through some troubles and trials. Don't run away. Ipagkatiwala natin sa Diyos. And so, after the famines, Abraham and Sarah, nakaayos sila, naka-recover sila financially, they decided to go home. Kasama nila, kalang katulong na si Hagar. Isang pribileyo to be with rich people. Pribileyo na mahalin ka ng iyong mga amo, mahalin ka ng mga kasama, employer mo, lalo na kung ito'y mga maka-Diyos. And yet, they have no son. Sa kanyang isipan, si Hagar, alam niyo si Sarah at si Abraham ay nag-aagad ng anak, pinangakuan sila ng kanilang Diyos. But one day, Sarah decided to help God accomplish His plan. So trouble came. Nagkaproblema ang buhay ni Hagar tulad natin na nagkakaproblema tayo pagka pinapakailaman natin yung di natin dapat papakailaman. When we cross the line na hindi naman natin dapat pinapasok, pinangunguna ang bait natin ng Diyos. Yun ang ginawa ni Sarah. Hindi pinagagawa ng Diyos, pinakailaman niya. Ang masakit nito, inudyokan niya si Sarah, si Abraham na isang napakasamang bagay. If you will follow me in Genesis chapter 16, verse 2, nakakalungkot na salita ang wika ng talata, and Sarah said unto Abraham, behold, now the Lord hath restrained me from bearing, I pray thee, listen, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarah. In short, inutusan niya, mangalo niya ang kanyang asawa doon sa katulong. With her consent and full permission. Magkaroon ka ng supling kasi hindi ako magkakaroon na anak. Naiinip ako, she tried to went ahead sa plano ng Diyos.
Mga kapatid, wala pong binigong pangako ang Diyos. Hindi sa tulad ng tao na nangako, hindi tumutupad. But God will never fail, broken, break His promise. Ang isip natin iba sa kanyang isipan, as Isaiah 55 verse 8 and 9 told us, "My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. My thoughts are higher than your ways and thoughts." So, akala ng tao sa sariling lakas, we thought sa sariling kakayahan, we thought sa sariling galing, malulutas sa anumang suliranin. Sa atin sabi natin, Panginoong Diyos, help us to trust you. Ang ginawa nitong si Sarah, tutulungan kita, Panginoong Diyos. Ako gagawa ng paraan. Mga kapatid, God does not need any help. Nobody could help God accomplish His purpose. No one can make His plan come true. Nalingid, lihis sa kanyang kalooban. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Huwag natin ipilit yung gusto natin. Huwag natin i-push ang ating sariling kalooban na hindi malinaw na may clearance ng Diyos. It should be according to His will, according to His time, according to His discretion. Ngunit sabi ni Sarah kay Hagar, bakit hindi ka magkaanak? Sabi ni Hagar, paano? Wala mo na kasawa. No, by my husband. Nasyak siya. Sa kanyang walang murang kaisipan, marahil sa kanyang abot na nalalaman, it's wrong. But sabi niya, coming from that respected person, coming from that godly person, parang nagiging tama. Pero sabi ng Bible, Psalm 1 verse 1, blessed is a person who walk not in the counsel of the ungodly. Hindi tayo dapat nakikinig sa payo ng masama, at maraming tao na ang napahamak sa kapapakinig sa masamang payo. Kung ano yung masama, yun ang sinunod. Kung ano yung hindi tama, siyang ginawa. Kung ano yung dapat suplahin, hindi sinupla. Kung ano yung dapat barahin, hindi yun ang binara. Bagkus ang tama, sinuway, ang kalooban ng Diyos, disrespect. Sabi ni Sarah kay Abraham, go commit adultery with my maid. Nakakalungkot to, Genesis 16:2. At ang masakit nito, ang tao nga may kung ano man hangad sa kanyang sariling laman, ang malungkot na sinabi ng talata sa verse 2 sa lahuli, and Abram hearkened to the voice of Sarah. Makikinig din lang naman, bakit sa malipang payo? Remember Adam? He obeyed his wife, na si Eve. Sabi ng isang tao, I don't attend church. I don't obey God. I don't listen to pastor. Hindi ako interesado sa ganyang mga bagay. E ano naman, sa dulo ng iyong buhay, Diyos din ang tatawagan mo. Huwag kayong makikinig sa payo ng mga tao. Walang masamang panahon, walang quarantine. When you ought to go to church, you should be in church. Dapat nasa church. Yun ang tamang payo. Hebrews 10:25. Sabi siguro ni Abraham, tila hindi ata maganda yun. Sabi niya, saray, okay lang, honey, para magkaroon tayo ng anak. Pinangako naman ang Diyos yan. Mga kapatid, quit helping God. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Hindi sa ating paraan. Huwag nating susukuan ang sinasabi ng Diyos. Huwag nating pagbigyan ang mga maling payo na kaysa huwag kang umatin sa church, huwag kang umawit, huwag kang maglingkod. Those are the advices na dapat yung iwinawaksi. We've been in the ministry for more than 30 years, almost 40 years. We have never failed to see those who rebelled against God e napahamak ang buhay, napariwara. God doesn't need anybody to accomplish His purpose. In fact, we need to go to church, we need to listen to the word, we need to hear the gospel, we need to hear the preaching because we need God. Kailangan natin ng Diyos. Kung di tayo atin sa church, kung di tayo makikinig ng pangangaral, kung di tayo magbabasa ng Bible, sino nawalan? Sino nalugi? Tayo. Don't tell me na we are smarter than God pag wala tayo sa church na kaya naman pumunta. Don't tell me that you're smarter than God
na hindi na binabasa Bible, hindi tayo sa soul winning. Pagka ang tao claiming to be Christian, walang panahon sa Diyos. Pagka Sunday, may panahon sa maraming bagay liban sa Diyos. You are telling the world, hindi importante ang Diyos sa akin. Mas importante itong ginagawa ko. He's nothing to me. Nakakalungkot to. But God doesn't need you, but we need God. He doesn't need my suggestion. He doesn't need my opinion. What I need is His word sa aking buhay. We need God's help. So, gusto mo magka-baby? Sabi ni Hagar, eh bakit ko? No, talagang ikaw, pumapayag ako. And so, nagkaroon po ng pagkakasala. Pinatulan ni Hagar, si Hagar, hanggang sa there came Ishmael, an illegitimate child. Mga kapatid, listen, keep pushing it. Keep pushing ang hindi kalooban ng Diyos and you will have an illegitimate job. Keep pushing it, not God's will, and you will have an illegitimate church. Keep pushing what's not God's will, you will have an illegitimate ministry, illegitimate vocation, and perhaps an illegitimate marriage. Keep pushing it. Isang araw, baka madurog yung puso. Don't you ever push it, or you'll end up regretting. It's Sarah who pushed it, not Hagar. It's Sarah who provoked it, hindi si Hagar. Akala ni Hagar, tama ang pinagagawa ni Sarah dahil she was a godly person. Akala ng tao, mga kapatid, na yung ginagawa natin bilang mga Kristiyano, because they expect too high from us, and when they see us doing things, they would think tama ginagawa natin. When in fact, hindi, nakakalugod sa Diyos. People expect so high from us. So don't you ever dare na magpakita ng hindi magandang kilos, hindi magandang pamumuhay. Sarah provoked Hagar to sin. Genesis chapter 16, verse 14. Wherefore the well was called Beer-lahai-roi. Behold, it is between Kadesh and Bered. Then, of course, sinabi sa verse 1 and 4, rather, nagkasala siya. And then sa chapter 16, verse 5, sabi ng Bible, and Sarah said unto Abraham, my wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. Hagar, now with the baby, at ang masakit na nung iniduwal si Ishmael, she started to get jealous. That green-eyed monster called jealousy. Sinimulang gipitin. Sinimulang mahirapan kumilos si Hagar sa paligid ng bahay nila. And because of jealousy, people despised people destroyed people. Because of jealousy, people slandered and slaughtered people. Ang layo ng bahay ni Hagar. She just cannot move back sa kanyang pinanggalingan. With her little boy Ishmael, she and the boy was driven away, pinalayas. Totally alone. Sobrang hirap. Pinagbawalan ng konting pagkain at tubig. No job in a foreign country. No one to turn to. Walang gatas sa kanyang anak. Lonely. Akala niya, while she was walking alone, gutom sila, she was contemplating, I thought I was doing right nung pumayag ako sa suggestion ng aking amo. Pero ipinain lang pala ako. And she is suffering. And her son, all alone. At dumating si Sarah sa punto marahil, this is not right. Hindi tama ito. Mag-isa akong nagdurusa. Mag-isa akong nagdadramati. Hindi ko pinili ito. I was pushed and provoked. Hindi ko ginustong gumawa nito. Hindi ko pinlano na magdusa. Gusto ko lang magtrabaho. Marami yun ang kanya sinasabi. She thought I was
with good people, with good company. Tulad ng ilang tao, you dated the wrong person. You are with the wrong crowd. Napinwala nila kayo sa kanilang matatabil na dila. Na-attract sa magagandang buladas. And you were finally convinced na tama ang ginagawa nila, and then umayon tayo. And then, nung nabuluyaso, tataka ka, nag-iisa ka, nagdurusa. In pain. All alone. And then you said, hindi tama ito. Yun ang maganda kay Hagar. I believe, mayroong biyaya ang binigay sa kanya na hindi siya nagpatiwakal, hindi siya naggawa ng dagdag perwisyo sa kanya, sa kanya anak at sa kanya sarili. Nagre-reklamo man siya, nagre-rebelde man ang kalooban niya. Sabi niya, mga kaibigan ko, akala ko tunay. Ang aking amo, akala ko mabubuti, akala ko matipino, baptist pa man sila. Yung mga ganang mga salita. Akala ko. Actually, ganun man ang kalagayan ng ilan. Hindi mo piniling gumawa ng mali, hindi mo pinaanong gumawa ng kalikuan, pero dahil sa isang kaibigan, dahil sa isang tao, kuno ay Kristiyano, na paniwala kang tama ang ginagawa niya at napasunod ka at na nagkabulilasuhan na, nag-iisa ka, nagdurusa. Sino mga kasama niyo palagi? Sino palagi niyong hilig na kaulayo, kausap, kasama, na tulungan ba nila kayong maging malapit sa Diyos? Nailapit ba nila kayo sa Panginoong Hesus, na natuturuan ba nila kayo lalo ng mga salita ng Diyos, o lalo na kayo inilalayo? Tandaan po ninyo, ang kasama natin dapat nagtutulak sa atin pabalik sa Diyos, para palapit sa Panginoon, pag-aakay ng kaluluwa, tinutulungan sa atin maakay ang ating pamilya sa Panginoon, hindi madrag tayo palayo ng palayo sa Diyos. For the past 30 years, ang iglesia natin, ang First Baptist Church, ang Jesus Christ Baptist Church, at ang ibang mga kasamahan at iglesia, ay nagsisikap na mailapit ang tao sa Diyos. We're trying our best to build people's lives. Hindi mag-put up ng aming sariling gloria. No. The best we can, we try to preach and teach the word na tayo maging ayon sa Diyos, hindi kalaban ng Diyos. Pero tulad ng mga napariwarang tao, umiiyak marahil si Hagar. At ang maganda nito, mga kapatid, sa Genesis chapter 21, sinabi ng Bible, napaano ka, Hagar? Ang Diyos, nakakaalam ng dapat gawin. Nasira man ang buhay ni Hagar. She's the victim and the devil is the victor. Marahil pagtatawanan ang tulad niya, napariwara. Pero mga kapatid, hindi po siya sumuko. Ano ginawa ni Hagar? Let me close with this. Ano ginawa ni Hagar? Bagay na matutunan natin. Nakita ng Diyos ang kanyang palahaw. Nadirig medyo sa iyak ng bata, si Ishmael. Nakita niyo sa kalagayan nila. Hindi kailanman pinababayaran siya ng kanyan. Nababagabang kalooban ng Diyos. Because He cares. Nagmamalasakit siya. Hanggat para ipinakikita niya ang the end sa magiging kahinat na ating buhay, gumising na tayo bago tayo mapahamak. Makiligtas sa payo. Makiligtas sa sinasabi ng Diyos. Bago mag-iuli ang lahat. But Hagar, what she did was, I believe, she decided to stay alive for God. Sabi niya, napahamak ako, napariwara kami mag-ina, pero I will not die. Hindi ako mapapamatay. I will not allow my life to die. Ayoko mamatay ng bigo. Hindi ako magkikita ng buhay. I will not commit suicide. I will not die. May Diyos akong pwedeng tawagan. She was kicked out of the house kasama ang kanyang anak, thinking she's doing what is right. Pero sinipa siya ng kanyang amo. No home, no food, no water, no one to turn to with a baby na nagugutom. But what she did was, she refused to die. She refused to give up. Sabi niya, marahil, okay Lord, palpak ng naging buhay ko, napahamak ako, but I'm not going to give up. Hindi mag-give up. I'll just go ahead. Sabi marahil, nandiyan sa kanya, sige, mag-umiyak ka muna. Magmukmo ka na muna dyan. Iiyak mo ng todo yan. Tayo ka lang ulit. Sabi ng Bible sa Proverbs, a just man falleth 7 times and riseth up again. At sinasabi natin, sa bawat isa sa atin, dapat naroon yung spirito. I'm not going to quit.
Hindi ako atras. Knockdown man ako, at hindi ako knockout. Babangon ako. So she must have read 2 Corinthians 4, 8 and 9, kung saan si Cain and Paul, dumaan man ang lahat ng hirap, and yet, he remained alive. Kaysa magmukha ko, wika niya, babangon ako, magpapatuloy ako mabuhay. Hindi ako magpapadaig sa kabiguan. Siya yung tipong, no retreat, no surrender. Genesis 21:17, tinanong siya ng Diyos, na paano ka, Hagar? Ano sabi ng Bible? Ang Diyos nakikinig sa daing ng mga tao na talagang bagabag ang kalooban. At sabi ng Bible, na paano ka? At sabi ng Diyos, fear not. Listen, the word said, for God hath heard the voice of the lad. Hindi po makakatakas sa mata ng Diyos ang anumang pinagdadaanan natin so long as your heart is tuned in sa Panginoon. Magpatuloy lang tayo. Keep fighting the good fight of faith. Sa Genesis 21, verse 18, sabi ng Diyos sa kanya, arise, lift up the lad and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. Amen? I will make him a great nation. Bangon ka. Tumayo ka. Magtindig ka. Itayo mo ang bata. Alalayan mo siya ng iyong kamay. Sapagkat siya gagawin ka isang bansang malaki. Now I will help you. Ikaw ang tutulungan ko. Pamilya na dumadaan sa pagsubok. Friendship, relationship. Kung tayo ay babalik lamang sa Diyos at hihingi ng tulong, He will satisfy you. Tandaan nyo, no one could satisfy our soul kundi si Kristo lang. No one could satisfy our spiritual need than your church na dinadalong bilang Kristiyano. Or if you're looking for a church, you can try ours. Ibig sabihin, only God can satisfy and His Word will feed us. Stay alive. Secondly, stay active. Hindi siya nagpakamatay, hindi siya nag-give up. Stay active. Hagar did not blame anybody. Ito maganda rito. Hindi siya sinabi, Abraham, tinan mo, ginawa mo sa akin. Ako'y dinadala niyo rito. Inalis mo ko sa aking lugar. Kasalanan niyo to. Hindi siya nagmukmok, hindi siya naghap ng sisisihin. She did not blame anybody. Alam niyo, wala man din kasi mangyayari. That's counterproductive. You're just barking the wrong tree. So para sa kanya, hindi ako magkukwit. I will remain alive. I will remain active. May problema ako, lalo akong magiging masipag pagdaro sa church. Hindi ako dadaro sa church dahil maganda buhay ko lang. O maayos, maaliwalas. No. The real problem is not anybody else. But the problem is, para kay Hagar sabi niya, it's I. Nagparaya ako, nagpabaya ako, bumigay ako. So if you think life is unfair, people are unfair, don't blame anybody. Minsan, nagbigay daan kasi tayo. Kaya tayo ay napahamak. But don't die. Stay alive. Stay active. Fight the good fight. Gawin natin ang tama. Gawin natin ang mainam. Gawin natin ang karapat-dapat. Philippians 4:8, ano man ang mainam, may magandang ulat, kaibig-ibig, sabi ng Philippians 4:8, think on these things. So tulungan tayo ng Diyos na matiling active sa Panginoon. At ano ba sinabi? Stay agreeing with God. John 14:1, you believe in God, believe also in me. So, ano man ang kinalalagyan natin, ang pinakamainam, it's now time to agree with Him. We have agreed with anybody else. Napahamak tayo, napariwara tayo. Try to agree this time with God. Agree with Him. Trust Him. Kahit hindi natin maintindihan ng maraming bagay, basta sinabi ng Diyos, pagtiwalaan mo po, huwag natin siya pangunahan. That is faith. It's coming to God, telling Him, Panginoon, umaayon ako sa iyo. Malitong nakalagyan ko, I felt cheated, I felt abused, pero kayo ang Diyos, okay, tao lang, I'm going to trust you. Faith means, Lord, si Fred, ikaw ang Diyos, my opinion doesn't matter. My opinion doesn't count. I'm going to trust you. Titiwala ko sa iyo. At para sa Diyos, kahit
Ayaw niya nakikipagtalo tayo madalas. Kahit alam niya na tayo ay lagi makikipag-argumento. Basta sa kanya, tanggap niya ugali natin. Ang paniwala ko yan. Basta sa huli, papasakop ka, magtitiwala ka sa kanya. There was a time na ang church natin sa First Baptist Church ay hindi ko mabayaran. At mahirap ang gawain, walang kakayahan. Then we started to pray. Then the Lord allowed some disturbances. Pinalalayas ako. Wala akong mapupuntahan. When we reached the end of the rope, we started to tie a knot. We were pushed to the wall. Hindi ako nagreklamo sa Diyos. Sinasabi ko lang, sa dami ng puso mo, Panginoon, if this will be the payment, if this will be the reward, yung hirap, masakit, I'm willing to receive it. And then, the Lord started to bless. Yung hindi ko mabayar ang rentang napakaliit na halaga, ngayon pag-aari na po ng simbahan. And the property is worth more than 2-3 million. At yung construction ay patuloy. All by His grace. Hindi naman. So, tinatanong tayo ng Diyos, na paano ka? Fear not, sabi ng Diyos. What ailing you? Friends, finances, families, or even folks. It may not be your fault. It may not be your mistake. Pero dahil sa ibang tao, but decide to stay alive, stay active, and keep on agreeing with God. Merong boxer, lumaban siya sa gitna, sa itas ng ring, and palagi siya nananockdown, bangon siya ulit, knockdown siya. Finally, bago tapos ang lahat ng round, dumigay siya na napakatinding kanan. Siya na palagi knockdown. Finally, he hit the opponent at yung kaaway niya, kalaban niya, napatulog niya. Finally, siya ang na-knockout. Ibig sabihin, ilang beses mo kayo na paluhod, nadapa, bangon lang tayo. Sapagkat sabuhin natin ito, ang gusto ng Diablo, manatili kang bagsak. Pababagsakin ka, manatili kang bagsak, manatili kang bigo, manatili kang nagmumukmuk, at mag-give up. Sabi ng Bible, 1 John 4:4, greater is he that is in us than he that is in the world. So don't you ever talk lousy with God. Don't give him bad testimony. Don't you ever try to blame him, lalo na sa mga bagay na di naman siya may kagagawan. Ano man ang kinasadlakan nating palpak na buhay, admit that it's your mistake, it's your fault. O nalagay ako rito, Lord, help me. Sabi ng Panginoon, what aileth you, Hagar? Fear not. Huwag ka matakot. And finally, not only stay alive, stay active, keep on agreeing with God, finally stay advancing para sa Diyos. She went on to victory. Genesis 21, verse 18, itindig mo, magtindig ka, itayo mo ang bata, alalayan mo siya na iyong kamay, sapagat siya ay gagawin kong isang bansang malaki. Stay advancing. May plano ang Diyos. Hindi pa siya tapos sa atin. So God will make her boy Ishmael a great nation. At itong panahon ito, ang bagsik nga ng naging lahi nitong tao ito. Sobrang bagsik na napaka makapangyarihan sa buong mundo. Sa ating mga kinalalagyang iglesia, sa ating kinalalagyang pamilya, we may be passing through some trials and troubles. Bangon ka lang. Alalayan mo ang imahal sa buhay. Victory is coming. There may be discouragement, there may be distresses, pero hindi mananagang kaaway. Pag sumunod ka siya sa inyo, Diyos, tumindig ka, itayo mo ang bata, alalayan mo siya na iyong kamay, at gagawin siya sa malaking bansa. So let me say this in closing. Decide to be a winner, not to be a loser. If you not win, it doesn't mean you lose. When you do not win, you just learn the way to win. Sa ating Panginoon, there's no loser. If you never won this time, you just learn. Kung ano matutunan natin,
Don't be a loser. It may not be your fault. It may not be your mistake. Pag nalagay ka sa isang bagay na hindi maganda, just decide to keep on. Stay alive. Stay active. Stay agreeing with God. Stay advancing for God. And God will hear you. Maganda nun. Perhaps God is preparing something bigger na hindi mo inaakalang mangyayari sa'yo. Sabi niya sa kanya anak, I will great, make him a great nation. So it's up to you. So what Aileth did, kapatid, talk to him and start trusting God. Salamat po sa ating lahat mga kapatid. Mag-ingat po tayo. God bless us all and God give you peace. Until next time. See you Sunday. Salamat po.